pagkatapos ng pag-roll out ng bakuna contra COVID-19, pinabibigisan ng ilan ang pagbabakuna contra coronavirus disease, COVID-19, matapos na mabasa sa datos ng Department of Health na 11% pa lang ng health workers ang nababakunahan. Yung kahit ni Senator Panfilio Lacson na pagbisa ng pag-roll out ng bakuna dahil kung pagbabasayan o malasakal sa sulukuyang usad ng pagbabakuna kataong 2,000 pa, maaabot ang herd immunity mula sa 70,000 Pilipino. If we do not improve on this case, and let's our hope we will accelerate, we will finish vaccinated with 70 million target population to achieve herd immunity in 2023. Ani Lacson sa isang pahayag. Sa datos ng DOH, nasa 11% pa lang ng health worker ang nababakunahan mula Miraculous. Pagnabas ito ng 14,605 health workers sa bilang 1,827 ang natirpan ng Sinovac vaccines mula sa China, habang 12,788 ang natirpan ng bakuna na gawa ng AstraZeneca. Pinakamarami ang bakunahan sa Metro Manila at Cordillera Administrative Region. Matapos ang health workers, tutukan ngayon ang bakuna ang ibang priority sector tulad ng senior citizens, mahihirap at economic frontliners. Kaya ang ilan, nalimit na. Tayo mahihirap dyan. Dapat nga mas maagi sana yan eh. Ibang bansa, vaccine na. Sa ating face shield pa lang. Ayon sa isang tricycle driver. Hindi na makalabas, hindi na makapagtrabaho. Sa gallery, hindi na pinapasok. Pahayag naman ng senior citizen na si Virilio Prontes. Aminado naman si Health Secretary Francisco Duque III na hindi nakasaan ang pagbagal ng pagbabakuna. Pero ngayon, ang niyaang ay bumibilis na ito. The first week, I will admit, the vaccination rate was not because we wanted it to. But for obvious reasons, syempre nag-uumpisa pa lang. Ani Duque, kinausap na yun ang DOH ang implementing unit maglaan ng mas malaking lugar ay sa post-vaccination monitoring. Sinabi rin ni Duque na pagbabakuna ay umaabot sa 20,000 kada tao kada araw. Pero may ilang MGU gaya ng Maynila na tumatagal ang usad ng vaccination drive dahil sa paghihintay ng doses mula sa gobyerno. Sa ngayon, nasa 1.1 million COVID-19 vaccines mula sa kailangan 3.4 million doses para sa lahat ng health workers ang dumating sa bansa. Naasahan namang ipipirmahan ang supply agreement ng 30 million doses ng Novavax COVID-19 sa pagbalik ni Galvez mula India. Darating naman sa Mayo ang 1 million doses ng bakuna ng Sinovac at dagdag na bakuna ng AstraZeneca na program na rin ng Asian Development Bank o buwang 100 milyong na utang sa pagbili ng Pilipinas ng mga bakuna contra COVID-19. Ulat si Vivian Golla, ABS-CBN News Online. Maraming salamat po.